So good morning guys, good morning dyan sa Pilipinas at magandang hapon dito sa Los Angeles. Meron kasi akong dalawang issue sana na pag-uusapan, eh, yung kay Sas Rugando, Sasot, at saka yung kay Chari Villa. Kaya lang masyadong parang napahaba yung litanya ko kay Sas kasi parang nadala ako ng emotions ko. So I think Sas Rugando, hindi naman siya maghahabla pala doon sa Church of God. Bagkus, ano na lang daw, patatawarin na lang niya. Anyway, ginawa naman talaga niya yung commitment niya sa school. Sa school siya may commitment. So, hanga ako sa'yo at tinapos mo yung speech mo despite of yung pambabastos, yung pagpatay ng ilaw, pagpatay ng mic, at yung pagpabababa sa'yo ng security. Hanga ako sa'yo kasi nga yun yung tinatawag na resilient. Natapusin mo talaga kung ano yung kinumit mo dun sa school. And I think yung school dapat ang ano eh, ang mag, sila ang mag, may karapatan na maghabla kung nagbayad sila ng down payment doon sa Church of God. Kasi ang pangit po talaga ng ginawa. One of your memorable day as a student, yung graduation, tapos ganito ang nangyari. Hindi naman ano yun, tama yun. At yung ginawa niyo po, Church of God, eh hindi po ano eh, hindi maka-Diyos at hindi maka-Kristiyano. So, I don't know kung ano ang mangyayari sa inyo. Pero, God bless na lang po. Sana magbasa kayo ng Bible at sana you practice what you preach. Kasi hindi po talaga tama yung ginawa niyo, kahit anong paliwanag. At sana hindi po kayo i-cancel ng mga miyembro niyo at ng taong bayan. Anyway, going back nga doon kay Chari Villa. Chari Villa. Bata pa ako. Kilala ko na yan si Chari Villa. Yung mga one of them, parang trusted anchors sa ABS-CBN. Isa sa pinakamalaking pangalan. Actually, fan na fan ako ng ABS-CBN kasi nga doon lang ako naniniwala. Pero, guys, mga dilawan, tapos na ang paghahari nyo. Dahil, it's time for social media to shine. Ako kapag maghahanap ako ng balita, pag gusto ko makinig ng balita, pagka alam ko na, oy, Rappler, fake news yan, Rappler, ABS-CBN, GMA, TV5, CNN, wala na akong pinaniniwalaan sa kanila kasi ang ginagawa nila ay mind conditioning lang. Dapat yung mga broadcasters, yung mga TV stations, at saka mga journalist na yan, yung mga anchors, dapat wala silang kinikilingan eh. Pero, yun, kasi napanood ko yung, may napanood kasi ako ang isang drama na ikaw pala, kapag ka ikaw ay news channel, hindi ka dapat magkaroon ng attachment doon sa subject nyo. So, but this case, I think, meron silang pinoprotektahan, yun ay walang iba kung si Lenny Robredo. Yung mga dilawan, okay? Mga dilawan na walang ginawa kundi puro kasinungalingan, kundi i-mind control tayo mga sambayanan. Kaya nangyari yung hindi dapat mangyari noong 1986. Kaya ako, kung tatanungin niyo ako, guys, pabor na pabor ako sa accreditation ng mga bloggers doon sa Malacanang. Kasi kung ipapakain lang naman sa atin ng Malacanang or ng news, eh yung galing sa Rappler, sa ABS-CBN, sa GMA, sa TV5, or yung sa CNN, eh fake news na naman yun. Sisiraan at sisiraan lang nila ang BBM administration. So guys, kailangan natin suportahan ang mga vloggers. Kasi hindi naman sila nagpapalaganap ng fake news. Ang pinapalaganap naman nila yung opinion, so it's up to us kung maniniwala tayo or hindi. So with this girl, Chari Villa, lumabas ka ng ano, ng parang post na beware peddler of fake news, tapos ginroup-group mo pa, eh halos lahat ng mga tao doon, eh BBM supporters, at halos lahat ng mga vloggers doon ay kilala ko, Thinking Pinoy, si John Magno, si Jason, sa sinama mo pa yan, isa sa mga pinakamagaling na news anchor yan, tapos parang mga pang sinamang patay, sinama mo pa si Daryl Yap, si Inday Maharlika, at saka yung pinapanood ko na si Real Asian Beauty, na beauty vlogger, isasama mo doon sa mga peddler ng fake news.
Ikaw pa, Chari, eh bago ka nag-post ng mga ganito, pinanood mo muna ba yung mga vlogs nila? Kasi kung hindi, eh di ikaw ang peddler ng fake news. Ikaw ang fake news. Oh, eh bakit hindi mo, gusto mo isama ka na lang namin doon sa group na ginawa mo? Tapos meron ka pa mga inulit-ulit na mga pangalan. Eh kung magdemanda yun, eh di kawawa ka. Tapos siguro, eto pa, siguro nabalitaan mo na magdedemanda sila. Anong ginawa mo? Binago mo yung statement mo. Na sinabi mo, eh, para beware lang ang sinabi mo. Tapos may CTTO ka pa, credit to owner. Sinong owner yon? Eh, di ba sa'yo nagsimula yon? Kapal lang mukha nito. Ikaw, journalist na laos, ikaw ang peddler ng fake news. Okay? Kala mo naman, eh, ikaw ang katotohanan. Akala nyo, kayo ang may hawak ng katotohanan. Well, tapos na po ang panahon nyo. Dahil ngayon ay panahon na ng social media. Okay? Pero, doon sa ilang listahan ba ang nilabas mo? Naglabas ka sa Twitter, I think naglabas ka pa sa Facebook. Sana masampulan ka nila. Sana madimanda ka para alam mo kung ano yung feeling ng nagpapalaganap ng fake news. Inaapin nyo kasi masyado yung mga vloggers kasi nasasapawan kayo. At ang sambayanan, hindi na po naniniwala sa inyo. Wala nang naniniwala sa mainstream media. Dahil puro kayo kasinungalingan at puro kayo mind conditioning. Pasalamat na lang tayo at hindi nanalo si Lenny. At pasalamat na lang tayo at nanalo si BBM. Kasi kung hindi, hindi tayo makaka-move forward. Ang sabi nga sa Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. So, kailan pa ba tayo makakalaya sa bondage ng kasinungalingan? Siguro, now it's time. Sana naman payagan ni Pangulong BBM yung mga vloggers na mag-vlog sa Malacanang para ipahatid naman sa ating 31 million sa mga supporters sa taong bayan ang katotohanan. Okay? So, yun lamang po at salamat sa panonood, salamat sa pakikinig ng aking mga litanya. So, tulong-tulong na lang po tayo, share-share na lang. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Maraming salamat po. Again, Charm Adventures PH. Thank you and God bless.